5 na tayo back up. So sa main door 5, oh, ito. Kung masikip na. Dito? Oo. Door 5. Oh, masikip. Ayan si Mr. Brian. Ayan si Brian. Nasikip din. Saan yung ano ba? Yung mamaya na lang, titignan ko si Brian doon sa likod. Baka mamaya. So ayun, nagba-back up si Brian. Tinan nyo naman dito, sikip diba? Kanina. Oh. Oh, dead, eh? Meron kasing ano doon, may semento, kaya yun yung kalanganin yung pagdiretso. Let's go, Zen! Sa may scale para ma-check natin yung weight at dun sa pinakamalapit na cut scale, and then after we check it out that everything will, I mean, like, well distributed the weight perfectly, then keep going right at the stop sign, then take the first right. So dito tayo papunta. Again, we are still here San Bato, Columbus, yeah. So dito lang tayo turn sa downtown. Turn right at the traffic light. Nakalagay dito, no turn on red. So kailangan mag-pay attention. One way lang pala to dito. Ooh, green. Turn left
670 West. Oh, mukhang masikip pa. Sharp curve. So, nandito yung yield sign sa atin. So, tayo yung magbibigay. So, pay attention talaga tayo lagi kung saan nakaposisyon yung sign. Then keep left. Dahil yun yung nagkukos ng aksidente. Feeling ko okay naman yung weight. Medyo magaan siya. Pero sabi kasi 40,000 eh. So, ano pa yan o. Kulang pa ako ng isa. Come on! Kala ko yun lang yun. Keep left on I-670. Then keep left. So, ngayon papunta kami ng west side. I-670. Be in any of the three left lanes. So, let's see. Kung ano naghihintay sa atin sa Banderon. Alright. So, ito highway na to. Mamaya, dediretso din tayo dito. Papunta kasi ito ng Cincinnati, Ohio. Cincinnati, Ohio. Ba't may Cleveland? Papatigbang muna tayo dito just to make sure. So kailangan ganito lagi yung gagawin natin every time na may pick up tayo para wala tayo magiging problema in the future. Turn left at the traffic light. Yun. So, yung corner na yun, hindi aabot yung truck doon or kotse sa Canada kasi bawal yun. Eh dito sa America, wala akong nakikita may X eh. Kaya sumasagad yung masasakyan. Kaya nangyari yun. Arriving at Pilot. Mahirap, maiipit ka. So anyway, nandito tayo ngayon sa may Pilot na. Magpa-check ng weight. Traffic. Itong lugar na to dito sa Pilot Columbus, medyo pangit yung area na to, pangit yung location. Masikipan. Yung isang driver, yung trailer na yan, tapos na yata magpatimbang. I don't know, bakit hindi pa siya umalis. Timbang na tayo. So, saan ba yung timbangan? Mahirap dito, tabi-tabi ngi tayo. Ay, minsan talaga may instances ang ito nangyayari. Pero wala ka lang naman, pumasok lahat ng gulong. Ayun, pumasok naman. So I think that's good. Masikip ang lugar. Ito ka lang ba ya? Right, something for you happen. Thank you, buddy. Yeah, no worries, bud.
Brian, take care. Magre-reway tayo ulit at mabigat yung ano natin, yung drive. It's all good. Pakuha ko ba? Okay. Nakita mo? Marami ba? Oh, sige. Ayan. So good? Pampunas ng sapwit ko. Alright, so 33, so we're good. Yeah. Alright guys, so ayan, nag-imbang na tayo dito. So, sa first way was, in-adjust namin dahil mabigat yung drive. So ngayon, ang naging total namin yan is 12,660, 33,220, and then 33,440. So which is total of 79,320, and then full tank kami. Okay lang, walang kaba, diba? Alright guys, so eto pa, alis na kami dito. Yari dun. Tungaw lang to. Turn left at the traffic light, then take the ramp on the right. Break time pa eh. So, medyo malayo-layo pa. And then, from Saskatchewan,
first time ko lang, ay hindi, pero may heart siya. I think nakapag rest area na rin, I don't know kung yung asawa ko o ako, kasi meron na siyang heart eh. Ibig sabihin, nakapunta na kami dito dati. So, sobrang lawak niya, oh, grabe. Baka hindi ako yung nakapunta dito yung asawa ko. Kasi parang naano ako eh, lucky oh. Wow, wow, wowie. Ang laki ng rest area. So, dito tayo. So, ayan. Perfect! A few moments later. Ayan, alis na tayo dito. Nag-break na lang din ako. Kumain na lang ako. So, tara na. At alas 4 na ng hapon dito. Malayo-layo pa ang driving namin. At yung asawa ko, hindi pa ulit natutulog. So, konting oras na lang yung itadrive ko. Baka mga 3 hours na lang. Ayaw niya matulog, bahala siya. Thank you.
saglit sa rest area. So may Wisconsin. So ayan po ang sitwasyon ngayon. Napakarami pong sasakyan. At wala nag ito, malaki rin tong rest area na to eh, pero kinulang talaga sa dami ng truck. At kanina din sa gasolinahan, before ako dumating dito, punuan na rin. So mostly kasi sa mga yan ay mga single driver. Eh kagaya sa amin, team driving kami, eh wala. Tuloy-tuloy. Doon sa may mga cars. Sakit ko dito. Pwede ba ito? Itong gilid na ito. Yan. Pagkalanganin ka eh, single driver, pwede na dyan. Pwede na matulog dyan, no? So, anyway, meron pa kami mababa pa ito. Hanggang Edmonton yata itong biyahe namin ito eh. So, ayan guys, sabita kami ngayon sa may Minneapolis, so may Minnesota. So yan, pakalakas po na ko lang dito. Hindi na natigil, hindi na paano na yan. Eh ang oras ngayon dito is ano na, halang mag-alas 5 na ng magaling araw, ng umaga. Nag-start ng ulan since kahapon pa, alas 4, alas 3 na hapon ngayon. Siguro sa'yo na talaga yan, wala na siya yung snow na babagsak. Ulan naman yan. Dinanter ulan, pag-init na. Maganda na naman yung weather. Hey guys, good morning! So, nandito tayo ngayon sa may Fergus Falls sa Minnesota. At kung nakikita nyo, medyo maputi yung mata mo. Dahil po, nag-i-snow po tayo dito ngayon. So, kanina, an hour ago, sabi ko nga, ang ulan from Indiana, nag-start ng alas 3 o alas 4 local time. Hanggang kanina, tumila na yun, mga 2 hours ago from now, tumila na, wala nang ulan. I mean, dito sa may area ng hotels. Dito na, nakapit na tayo dito sa Fergus Falls, mag-snow naman. Ito kasi kalsada na to, malapit na to sa ano, sa Winnipeg. Pero papunta kami ng Edmonton. So I don't know kung ano yung mga naghihintay sa amin doon. Snow ba o ulan? Malamig-lamig eh, oh. Naging 1 na lang dito, positive 1. So, sana hindi masyadong marami ang snow. Many hours later. Ayan na! Dito na tayo sa border! Ayan ang North Portal! Ayan! Dahil na tayo sa border! Ano ba yan? Lubak-lubak! So, supposedly sa Edmonton to i-deliver. Kaso, nabago. Sa Calgary na lang. Kasi, nakalagay naman din kasi dun sa papel eh, sa
muna tayo. Alright. Nandito na kami sa may 20 Highway 22X. Meron pa kami 23 minutes approaching to sa yard namin. So malapit kami sa Calgary mismo. At eto kung anong nakikita nyo ngayon, nag-snow pala dito sa may Calgary. At ang kalsada ngayon, nakatakbo ko lang ulit. Tumigil lang ako dito sa kalsada mismo dahil chinek ko yung kalsada, mukhang madulas eh. Yun na, black ice. Madulas talaga, kaya pala may nakita kong trace ng gulong kanina. Lumihis ng kalsada. Nakikita niya, naging apat na ano, di ba, yung pinaka-traction ng gulong. Apat yan. Kanina may lumihis dyan. Eh, nung binaba ko nga ngayon, madulas talaga. Ngayon nga, kausap ko si Mr. Brian. Sinabihan ko siya na madulas yung kasada, kaya ingat lang. Mahangin kasi. Alright guys, so mamaya na ulit. Pagka malapit na kami dun sa may sa Calgary area. Calgary! Alright guys. Magpa-vlog muna tayo, Brian. Nandito na tayo sa yerga namin. Walang mga trailer. Ibig sabihin, lahat busy.